Dami tao na loko nila kung ganun, pati si Senador Raffy Tulfo, NBI, at may makukulong pa, sino-sino ang may kagagawa ng lahat, kaya pala mainit sila kay Sir Tommy Abel, mabibisto rin kayo. Kaya ng bagong estilo na ginamit nila, kukunin ang mga gamit ni Jovlin para maniwala ang taong bayan, kasi lahat ang sangkot ay may katungkulan sa gobyerno, walang pwedeng kumalaban sa kanila, sila na ang batas at hukom sa Puerto Princesa, kung sino-sino pang human trafficking sila, ipagdasal namin na si Leobert ang kaligtasan, wala talagang kasalanan, na pagtrepen lang ang mga adik na sangkot si Leobert, parang si Jesus Christ na tagapagligtas ng kasalanan, kawawa naman, the truth will prevail, paunawa patawad po mga taong batas at hukom ng Puerto Princesa. Prinsesa Palawan. Wow, si Madam Gipalit lang kapatid niya sa pera, parang nagulat sila sa pera kapatid niya, buhay na buhay mga walang hiya ngayon, kinalaban na si Sir Tommy Abel, mga kamag-anak kinalaban para sa pera, baka lumabas kapatid mo na si Jovlin Binta ninyo, baka magsisi kayo. Nagpadukot pala yun, hindi dinukot, hirap hanapin yun. Ang ayaw uuwi ang taong gising, hirap gisingin, kawawa po kayo Sir Abeli. Wala na si Tulfo, siligad si Manalo, pamilya Galleno na natira na sa case na yan, yumaman panaluko na buhay pala yun. Something smell fishy talaga tong case ni Jovlin ng Palawan. Ang alam namin si Jovlin yung breadwinner, why now ang kapatid ni Jovlin looks mayaman na at dapat nasa stage pasla ng pagluluksa, bakit nakagawa na siya ng short film? Malaki yata bayad sa iyo, Tay. Okay, dati mama ka lang, tawag mo na mommy na, ang dali nyo namang nagbago. Ang dating parang hindi nga totoong kay Jovlin yung kalansay, dati mang iyak-iyak kap ang sabihin na hindi sa ate mo, yung damit at underwear, tapos bigla na lang kayong mag-move on, di nyo man lang pinagtanggol yung katotohanan. Nakakasilaw talaga ang pera, ano? Nahihiya lang lumabas si Jovlin Galleno dahil maraming nadamay.na tao lalonaong.  mga bali-balita. Sino ba ang dead ekta sa inyo mga Galleno, at sobra ang pang-aapi nyo sa mga kamag-anak nyo? Anong nangyari sa iyo? Bakit wala na kayong mudo at respeto sa kamag-anak nyo? Bakit kinasuhan nyo si Leobert at yung tsahin nyo dahil ba sa pera? Sus, makonsensya naman kayo, tandaan nyo. Ang Panginoon nakatingin sa pinagagawa nyo ang karma, matakot kayo, huwag kayong gamaya sa mga sinungaling na mga nagpatupad ng batas sa ating bansa na puro pamera na lang ang alam, kahit sa maling paraan at masama pa nakakain families nila sa perang pinaghirapan sa masamang paraan, makarma kayo, matakot kayo sa Diyos. Sinabi na ni Leobert ang mga nasa likod niya, pero bakit hindi pinaniwalaan ng Galleno? Sinabi lang ni Jonalyn kay Sir Raffy na wala daw masabi, may turo si Leobert. Nagsinungaling si Jonalyn kay Sir, pero ang totoo na sabi na yun ni Leobert, gusto lang ipaulit ni Jonalyn, tanungin nung kasama at kaharap nila ang mga PNP, kaya yun hindi makasalita si Leobert. Dapat magulang sa magulang ang pag-uusap, kasi mga menor pa mga kapatid ni Jovlin, nanay din medyo ang may pagkukulang, kaya ganun, sunod sa noren lang ang nanay sa anak, lahat sana na desisyon nagmamula sa nanay. Sana intindihin natin sila, ang pagkaintindi ko lang, haayaw na nila ng gulo sa nangyari ni Jovlin. Kaya lang mali dahil may nadidiin na walang kasalanan. Dapat ang magkamag-anak magkakampi, sinasabang kayo, buwag kayong magpagamit. Sana yung mga ng tao na totoong may kasalanan ang maparusahan, hindi yung walang sala. Hindi naging maganda ang dulot na tulong ni Idol Raffy Tulfo, kasi naging mataas agad ang kapatid at nanay ni Jovlin na binawala ang kamag-anak, karma ang balik niyan, ang pera ay nawawala, pero ang pagmamahal ng pamilya ay dinawawala. Money is everything for them, I guess. Kanya-kanya tayo ng pananaw, sana huwag masyadong paalata, it happened just recently. Yup, we all understand na masakit din para sa pamilya ang mawala ng mahal sa buhay, but obvious naman kasi bigla nagbago ang ihip ng hangin at